iba-ibang bansa sa Asia, Europa, Africa, Gitnang Silangan, at iba pang kontinente sa mundo ang check na sa travel bucket list ng OFW ni si Katrina Ocasio Mandap. Nalibot na rin niya ang maraming sikat na lugar. At sa ngayon, ang uman na ang pang-isang 172 bansa na kanyang napuntahan. Target ni Catch, maging kauna-unahang Pinay na nakapaglibot sa buong mundo gamit ang Philippine passport. So far po, I am targeting to finish UN 196. Pero yung bilang ko po ngayon is 172 countries and territories. Bata pa lang pangarap ni Catch na makapaglibot sa buong mundo. Dati siyang quality assurance supervisor sa ospital sa Kuwait. Pero nag-iba ang biyahe ng kanyang buhay. I was 24 years old, making really good money, pero parang nagka-quarter life crisis. Hindi ko alam kung ano gusto kong gawin sa buhay. So I've decided na I'll just take a break. 2014, sinimula niya ang travel goals. At sa kanyang paglilibot, nakilala niya ang naging asawa na isang Briton. Magkatuwang nilang itinayo ang isang travel group. Nahilig din siya sa vlogging kung saan ibinahagi niya ang karanasan at impormasyon sa pagbiyahe sa iba-ibang bansa. Mga 2014, hindi pa po masyadong maraming vlogger. That's when I've started my Two Monkeys Travel Blog. Magugugulan niyo po siya, twomonkeystravelgroup.com. Wherein, dun ko po sinulat lahat ng mga istorya, ng mga adventures. Ayon sa visaindex.com, pang-78 ang Philippine passport sa world ranking. Listahan ito ng most powerful passport at visa-free travel opportunities. Pwedeng bumiyahe ang mga Pinoy sa 66 na bansa kahit walang visa. Pero kailangan mag-apply ng visa sa 136 pang mga bansa ang mga Pilipino. Tips niya sa mga kababayan para madaling makakuha ng visa. So, kapag po nakakuha na po kayo ng US visa, Canada visa, or UK visa, at saka at iba't ibang mga visa, at Schengen visa, mas nakakatulong po yun sa mga application ng iba't ibang visa sa bansa. At dahil sa dami ng bansang napuntahan, samut-saring makukulay na karanasan ang kwento ni Catch. Marami po akong medyo natakot, pero kasi ayun po yung balita sa news. Uh-huh. So may mga, ito po yung mga bansa na sa news ay delikado, pero pagpunta ko naman po, okay naman. Uh-huh. So nagpunta po ako ng Venezuela, okay naman po siya. Sabi nila Iran, Pakistan, at saka Afghanistan, Iraq, at saka yung iba't iba pang bansa sa Africa. Tuloy ang travel goals ni Catch. Nagkaroon na rin siya ng sponsors para sa kanyang mga biyahe. Umabot na po ng lampas sa 600,000, like yung followers sa Twitter, Facebook, Instagram. Tapos dati po, umaabot pa ng 1 million views per month yung travel vlog ko nung before COVID pa po. Nakabili na rin ng bahay si Kat sa Herceg Novi, Montenegro at may sarili na rin travel and immigration services. Bukod dito, magkakaroon na rin siya ng programa sa Kumu App ng ABS-CBN na Travel with Catch na mag-uumpisa na sa June 24. Dahil lifted na ang mga travel restrictions, nais ni Catch na marating ang mga bansa sa buong mundo bago matapos ang taon. Para sa TFC News, Rowan Soldivilla, ABS-CBN News, Muscat, Oman.